Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilin lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon." Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kung siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pananglikhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan.' Sasagot ang mga matuwid, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?' Sasabihin ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa.' At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, 'Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa,
kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan, ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw, at sasagot din sila. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy sa Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sino yung mga taong mapupunta sa impyerno? Malamang iisipin natin yung mga gumagawa ng masama. At makikita natin yung listahang yan sa unang pagbasa. Yung mga nagnanakaw, nanlilinlang o nagsisinungaling, yung mga nanunumpa sa pangalan ng Diyos, yung umaapi sa mga bingi at naglalagay ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag, yung humahatol ng walang katarungan, yung ipinamamalita ang kasiraang puri ng kapwa, yung sumasaksi laban sa kapwa upang ipahamak lamang siya, yung naghihiganti o nagtatanim ng galit sa mga kasamahan. In short, no, maiisip natin na hindi maililigtas yung mga taong katulad ng mga rapists, mamamatay tao, magnanakaw. At akala natin dahil hindi naman tayo rapist, mamamatay tao o magnanakaw, iligtas na kaagad tayo. Pero isa itong pagkakamali. Sa ating ebanghelyo, iba ang sinabi ni Jesus na mga siguradong pupunta sa impyerno. Hindi yung mga gumawa ng masama, bagkus yung mga hindi gumawa ng mabuti. Sinabi niya, may nagutom at hindi ninyo pinakain. May nauhaw at hindi ninyo pinainom. May dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. May nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Ani pa ni Jesus, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaita. Kapag nagbubulag-bulagan tayo, mga minamahal na kapatid, ang tinatalikuran natin ay si Hesukristo mismo. At tayo'y hahatulan, hindi lamang sa paggawa ng masama, kundi kung nakagawa rin tayo ng kabutihan araw-araw. Hindi ba't sa umpisa ng misa, sinasabi natin, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Para kay Jesus, ang hindi natin ginagawa ay kasing halaga ng ginagawa natin. Ano po ang punto para sa atin ngayon? Ang walang ginawa kahit may kakayahan namang tumulong ay pareho ng paggawa ng masama sa kapwa. Kapag iniisip natin ang mga kasalanan natin, kadalasan hindi natin nakikita yung mga pagkakataong hindi tayo tumulong kahit kaya naman natin tumulong. Sino sa atin kapag nangungumpisa lang nagsasabi, nakakita ako ng gutom sa labas ng restaurant at hindi ko siya binigyan ng pagkain. May nakita ako sa lansangan na hubad na bata, pero hindi ako huminto at nagbigay ng damit. Ngayong buwang ito, naku, hindi ako nakadalaw sa bilangguan at hindi ako bumisita sa may sakit.
Pero yun nga ang sinabi ni Jesus sa mga taong hindi tumutugon sa pangangailangan ng kapwa. Sabi niya, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na hindi mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Alalahanin natin ang sinabi sa 1 John 4 verse 20. Kung ang kapatid na ating nakikita ay hindi natin magawang ibigin, paano naman natin maiibig ang Diyos na hindi natin nakikita? Alam niyo po, naalala ko po yung na-assign ako sa Bilibid Prison at bumibisita ako sa mga bilanggo, sa mga PDLs doon, Persons Deprived of Liberty. At isang beses sabi sa akin ng bilanggo, salamat sa iyo, brother. Ang pamilya ko, hindi na ako pinupuntahan. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanila. Parang kinalimutan na nila ako. Pero dahil sa iyo, alam kong may nagmamalasakit pa pala sa akin. Mga minamahal na kapatid, tuwing hindi tayo tumutulong, may nawawalang pagkakataong ipadama ang pagmamahal ng Diyos. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, ngayong Kwaresma, mayroon ba akong kabutihang nakakaligta ang gawin kahit may kakayahan naman ako? At paano ko makikita si Jesus sa mga nangangailangan upang huwag akong mag-atubiling tumulong?